First kiss ko po yung mama. Tinanong ko yan ilang beses ko, "Well, wala ka pa talagang naging girlfriend?" Hindi nga ganoon. Totoo 'yan. So anong reaction man ng feeling? Hindi ko po alam yung ano eh, hindi ko po alam yung mararamdaman ko po nung ano eh, oras na yun. Well, to be honest, pagka-cut, nakatulala lang siya. Tapos parang kami, "Okay ka lang, Luis." So, parang oh, tulad niyang nakatulala. Bakit? Parang hindi niya, parang natulala? Hindi niya alam. Parang nakakailang lang. Mm. Nahiya ka kay Elle. Oo, nahiya ko kay Ate Ella. Ate Ella. Hindi mo naman iniisip-isip si Ate Ella mo pag uwi mo. Hindi naman po. Tatago po siya sa likod ko the entire time. Pagka-cut, hatake niya ako. Tapos doon siya sa likod ko. So, sobrang nahiya talaga siya. Nahiya siya. Yung laki-laki niya, paano siya magtatago sa ilang taong ka na, Luis? 15 po. 15. Ano naman sabi ng mama mo na may parang first movie, tapos may kisses? Okay naman, ganyan. Baka nandyan si tita. Sa totoo lang po, sobrang excited po nila para sa film eh. Mas excited pa po sila kaysa sa akin. So, pinaalam mo sa mama mo? Excited sila sa kissing scene mo. Sila po yung una nakabasa ng script bago po ako. So, payag kagad sila. Sa kissing scene. Nung pinapanood na po namin yung film, tapos kasama ko po sila, tapos mag-start yung kissing scene. As in, hindi po ako nanood naka... Nandun? Sumilip lang po ako, pero promise, hindi ko po pinanood. So, nung natapos yung kissing scene, anong naramdaman? Anong realization? Masarap. Hindi. Parang, okay, yun pala yun. Yun pala yun. Kasi hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman niya. Halo-halo eh. Kasi syempre inisip mo, ah, trabaho lang to. Ang kailangan gawin. Para sa art. Para sa pelikula. Yun. Parang, ewan, hindi ko lang po maram, hindi ko lang po alam yung mararamdaman ko. Kinukwento kasi ni Ella na ginagay kanya. Oh, so, anong nararamdaman mo? Kailan nawala yung awkwardness mo toward Ella? Toward kay Ella. Oh, since ilang takes yun, di ba? Ilang takes ba? Parang hindi nawala. Actually, I think yun po yung point ng scene. Kasi yung character niya is very awkward. So, yun na yun. So, that, mas less yung takes, mas maganda. Kasi mas lumalabas yun. Kasi totoong awkward si Luis. Inatanggal yung awkwardness. Kaya ang ginawa ko po noon, wala akong binigay na instructions sa kanya. Si Ella lang yung nag-lead talaga ng Excel. Sumunod ka lang, di ba? Sumunod ka lang sa kasi mangyayari. Kasi si Edward po, ano siya, inosente siyang bata. So, wala pa siyang, katulad ko, di ko pa alam po ano yung pakaramdam nun. Kung ano yung magiging result nung kissing scene na yun, yun talaga yung mararamdaman ng isang teenager after that. Ano nga yung naramdaman mo? Hihirap po yung explain kayo po, naramdaman yun nung first scene. Parang naging masaya ka pa, or... Diba? Parang mas nag-i-inspire or... Or yung binata na? Oo, siguro po yun. Diba? Wow. Yun. Mature na ako. Mature na ako. Hindi pa siya ng safety take. Sa pala direct sa akin. Hindi kasi nasutak kasi ako dun sa pagiging bata. Since 15 pa lang ako, parang hindi pa pinap... wala pang palabas na pinapakita na teenager na talaga ako. So, yung Edward yung nagpatunay na ito, ano na siya, teenager na siya. So, naisip mo na mag-girlfriend? Hindi po. Hindi pa. Ma. Joke lang to, ma. Joke lang. Hindi po eh. Hindi. Wala ka pang crush sa school or sa service? Nagka-crush po, pero hindi po masyado seryoso sa ganun eh. Okay. Good. Nag-iisang anak ka lang ba? Hindi po, may kapatid po ako. Baby sister. Aside dun sa kissing scene, ano pa yung scene na nahirapan ka, na bago sa'yo? Ano ba? Saan ba ako nahirapan? Siguro, lahat-lahat po eh. Kasi, saan ba? Siguro with Renz. Kasi si Renz, bad influence siya sa akin. So, meron siya pinapatrain sa akin na dapat hindi ko pa stress sa totoong buhay. So, yun. Siguro din po ako nahirapan. Yung ano, breakdown siya sa ending. Opo. Yun. Medyo matagal po namin yun na yun. Internalize. Kasi, parang pinagkaitan siya ng mundo eh. Dalawang taong mali yung nawala sa buhay niya. So, di niya na alam kung saan siya pupunta. Yung one-shot kapatid niya. Parang,
Spoiler ka. Pero sige, kanta mo lang. Hindi alam kung ano yung mangyayari sa buhay niya after. Nung naging teenager ka, mas naging mahihain ka kaysa nung child actor ka. Opo, nung bata po ako, medyo, ano po, mabigo po. Oo, oo, oo. So, Manila Cruz po kasi wala po akong kasamang bata doon. So, lumaki po, puro kasama ko sila Kuya Coco, puro malaki na po. Nagkita na kayo ni Coco ngayon, malaki ka niya? Sa Star Magic Ball, ay sa ABS-CBN Ball po. Nagulat siya. Opo. Mas malaki ka pa sa kanya. Opo. Inano ka ba niya na ano, sasama ka niya sa TV shows niya? Pero nabalitaan niya daw po na maganda daw po yung ginawa namin.